Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatiran sa Panginoon, and then mga kaibigan, mga kakilala na kasalukuyan pong nanonood at nakikinig. Ay dapat po natin palaging pasalamatan ng Diyos na dugtungan pa yung buhay natin sa araw na ito, and then pinapanatilihin niya po yung pag-iingat sa atin. Another opportunity to magnify His truth. Another opportunity na maliwanagan tayo sa umiiral na suliranin. And at the same time, nakuha po niya, at least alam na po natin na nakuha ng Panginoon ng atensyon ng buong sanglibutan. Pero may mga misteryo pa rin na nagaganap na hindi ma-figure out ng mga tao sa iba't ibang dako sa pangyayaring ito. At maraming nakitil na nabuhay. But pagpapasalamat tayo dahil bilang mga Kristiyano, biyaya pa rin ng Diyos at kahabagan ang nag-ooperate sa ating buhay, sapagkat may plano pa ang Diyos sa atin, may purpose pa, kaya pinipreserve na tayo buhay. And then I'm so grateful, mga kapatid, sa inyong mga panalangin, sa inyong mga burden and desire, lalo na po yung mga ganito, na mapakinggan ninyo at mapanood po, no? Ang bagay na ating pagtalakay. Ito na po yung concluding portion ng serye na ating napag-usapan, may kinalaman sa spiritual virus of COVID-19 according to the scriptures. Hinango natin po yung meaning nitong virus. Ito po ay general, of course, ito ay infectious disease. Nakakahawa. Ito po. At malakas po ang pagkahawa, pagkakalat, kaya nga ang mga namamatay, nagugulat po yung mga tao, talagang sa testimony po ng mga nag-aattend sa mga pasyente, ay nakakatakot po yung reaction ng mga taong kinukulan hanggang sila ay pumanaw. And then at the same time, ang isang kinuha po natin, that's why we have this lesson, spiritual virus of COVID-19, according to the scriptures, yung pangalawang meaning nito, ay something that poisons the mind or soul. Doon po natin hinango para makuha natin yung spiritual application nito sa buhay na may kinalaman sa pakikipagbaka natin, mga kapatid, sa sitwasyong ganito. So bago po natin simulan ang concluding part ng ating pag-aaral, ay may saglit po tayong manalangin. Samahan niyo ako ng tao sa puso na dumulog tayo sa Panginoon sa oras na ito. Panginoon namin Diyos na dakila, aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa relationship. And at the same time, sa fellowship with your word. Maraming salamat po sa patuloy mong supply ng aming pangangailangan. Kahit paano dakilang Diyos, ay nakita po namin ang iyong mapagbiyayang kamay, ay nakakaraos po kami. Taglay pa rin namin ang kalakasang kailangan namin sa mga pagkakataong ganito para po makapagpatuloy sa mga tulad nito na tumalakay, magbulay-bulay, mag-aral sa mga salita mo upang makita po namin ang naging kasaysayan ng iyong pakikitungo sa tao at paano po nagkaroon ng problema na noon pa po ay patuloy na ito ay nagaganap at nararanasan ng sangkatauhan. And then, dumating niyo po yung time, more than 2,000 years ago, Ama, ay inialay mo ang bugtong ng anak na hindi mo pinagkait, sinacrifice, para po mabigyan ng solusyon ang kasalanan ng tao, nang sa ganoon ay hindi po niya mabayaran ito forever sa eternity in hell. Kundi sa biyaya mo, na parito siya, pamagitan ng biyaya mo, ay may alay mo sa mga tao na although we don't deserve, nakamtan po namin ang kapatawaran, katubusan at kaligtasan ng aming kaluluwa, forgiveness of our sin, the gift of eternal life, and the indwelling presence of thy Holy Spirit. And yet, ito'y nilub mo sa pamagitan ng aming reaction kung ano ang magiging attitude ng tao towards sa iyong balita, panawagan na nagaya ng deklara mo na ang aming Panginoong Jesucristo, siya yung Savior, is the one who paid the penalty of our sins. Finished po yun, kompleto, sufficient. And then, ito'y pinaalam mo sa tao, pinapaabot mo sa tao, upang ang tao ko ma-realize na talaga naniniwala na siya'y makasalanan. At and then, tinitignan niyo yung kasalanan niya kung sinong naghirap dito, nagbayad dito,
para yung parusang walang hanggan ay hindi niya makamtan at maranasan sa walang hanggan sa impyerno, sa apoy. Kaya salamat Panginoon, maraming mga nangaligtas ka pa, ano, at may mga struggle sa buhay, at sana po ay patuloy na lumago ang mga Kristiyano, excited, talaga pong nandun po yung strong desire para po malaman pa nila ang mga instruction mo sa buhay, mapalakas, mapalago ang aming spiritual life, para capable po kami makapagpatutuo sa aming kapwa hanggat may opportunity na gaya ng iyong sinabi. At kami po ng mga anak mo, household of faith, ay maging matatag sa pagkakaisa at maging masaya at patuloy na isasagawa namin ang aming responsibility hanggat may time. Kasi sabi mo Panginoon, redeeming the time for the days are evil. Ito na po, isang non-moral evils na nagaganap at isang napaka nakakatakot na disease na ito po'y lumaganap sa mundo. So Lord, here we are, prepare the minds of our and our hearts, they purify them, O Lord, para karapat dapat po kami na makabasa, makarinig, matuto ng iyong salita, na mangungusap ka sa amin ngayon, magpaalala upang alam namin kung paano pa ang aming dapat gawin na makapaglululahati sa iyo. So Lord, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon nagikinig, at maaaring mamaya kung meron pa pong hindi po ngayon present, maaaring makahabol o yung iba ay maulit po kung ano man po ang kadahilanan, ikaw po nakakalambat. Help us, yung blessing na itinalaga mo ay aming makamtan. This is for your name, for your glory, in Christ's name we pray. Amen. So ito po ay simulan nga natin dito sa introduction, bahagi nitong ating pag-aaral. Nabigyan po natin ng emphasis na itong coronavirus ay isang disease. And then, kung matikitan natin yung Exodus 15:26, if you have your Bible, Exodus 15:26, dito yung una kasing appearance ng salitang disease, ano? At ito po ay mapapansin natin, no? Sa 26, ito kasi yung condition niya. Matapos silang iligtas ng Panginoon doon sa Egypt para idalhin sa promised land na ito ay land of honey. Ano po? At ito po ay lugar na kung saan ay mapapakinabangan, ma-enjoy nila with their fellowship with the Lord Himself. Kaya nga ang wika po doon sa unang banggit dito, ang kondisyon ganito. Kasi nagpakita ng mga pangyayaring gawa doon, ang Panginoon sa Egypt. Bago na kumbinsi, bago na takot itong si Pharaoh para sila i-release na po, makapangyarihan siya. Nasa ilalim sila ng pagkaalipin ng pamunuan po ng Egypt, which is the type of the world na po. And then yung Pharaoh, yan po yung si Satan, ano? Represent or type ni Satan. And then ang wika po doon sa verse 26, this is the condition. If thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do. So meron na po tayong written voice noon ay direkta po na naririnig nila yung salita ng Diyos, or ito po ay pinasasabi sa mga piniling mga tao o tinawag ng mga tao para magdala ng kanyang mensahe. Ang wika po, if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in His sight, and will give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. So, very clear po yung emphasis, ano po? And then, yung pinakahuling banggit po nito, ulitin ko lang po itong intro na ito, tapos jump na tayo dun sa concluding portion na po sa Acts 28 verse 9. Sa Acts 28 verse 9, pero kung basahin po natin yung context noon, nung napadpad sila Apostol Pablo doon sa isang lugar na po, isang quarter na tinatawag, ay ba anong sila po ay maksidente, no? Yung hindi nagkaroon ng magandang paglalakbay sila. So napilitan sila bumaba, and then napunta rito. Ito nga yung time na matuklaw siya ng ahas. Ang akala ng mga tao doon nakakita ay saglit lang, mamamatay na siya. Pero nagpakita ng makapangyaring gawa ang Diyos, pagkat ito ay man of God,
And during that time, kasi kailangan magpakita ang Panginoon ng mga signs para yung mga tao madaling mapaniwala, no? At yung tao makuha yung attention, primarily that is the very reason. So, merong isang chief doon, chief man of the islands, whose name is Publius, yung mga na nagsabi sa kanya, hali kayo ay magstay kayo dito. And it came to pass, yung father nitong si Publius na yung chief doon sa island, ay meron po siyang fever, sick of fever. And it happened, ang fever ay one of the signs ng coronavirus. Napo? One of the signs, sick of fever and of a bloody flux. Dudugo, no? To whom Paul entered in and prayed and laid his hands on him and healed him. So when this one done, others also which had diseases in the land came and were healed. So yan po yung historical background nito, yung first mention and the last mention. So far ay napag-usapan po natin, kinukuha ko kasi natin yung acronym, no? Na representation nitong compound word na COVID, which is coronavirus disease, no? Tatlong words po talaga yon. Corona, tinawag po dito na virus disease, and then dash 19. So ito po yung una ay kinuha natin yung si na mag-represent dito as we look at the Bible, yung conceit, no? Ito yung kapalaluan at pagkamakaako. So ito po yung nakita ng Panginoon, naging spirit, naging attitude, naging laman ng heart ng mga tao, yung pagiging palalo na po. Masyadong believe sa sarili, no? Excessive pride in oneself. At yung sa pagkatagalog ito, pagkamaka, ako, yan po, no? Naka self-centered, selfish. At kung titingnan mo natin ang Biblia, may mga patotoo ang Panginoon ay pinasulat sa aklat ng Isaiah 14:12. Nagsimula ho yan kay Lucifer. Yung pong I will niya, I will. Kaya po siya binagsak at naging Satan and devil. Po? And then old serpent, dragon, and then Leviathan. No? Ganun, no? And then another one ay nakarecord sa Daniel chapter 4. If you remember Daniel chapter 4, ito yung panahon ni Nebuchadnezzar, Babylon, no? King ng Babylon, na kung saan ay tinaas na talaga yung sarili niya doon sa verse 30. Yung I niya, tsaka yung dalawang my. My power, my majesty, I build, sabi niya. Siya po yung nag-claim na yung pinagkatiwala ng Panginoon na kingdom sa kanya, hindi niya alam, ay paraan ng Diyos yun para ito mahagupit ang lahing Israel na napakatigas ng ulo, o palaging nag-disobey, nagre-rebelde laban sa Diyos, eh siyempre nasasaktan ng Diyos, so binigyan sila ng lesson na pailalim sila sa pamumuno nito, yung paghahari nitong Babylonian Empire at katapos dito. Kaya lang yung naitalaga rito, namumuno dito sa Babylonian Empire, and it happened ito si Nebuchadnezzar, eh tinaas ang kanyang sarili ay tapos my power, my majesty, eh nakarinig siya ng boses mula sa Panginoon, and then the rest is story. Kaya siya ay nagkaroon ng takot, nagkaroon ng pagbabago, etc., no? Isang uri ng nag-change mind siya ba? Pero hindi yun talaga yun ang pag-change mind, may kinalaman sa salvation. Ang point doon lang, na-save po yung kanyang, na-restore yung kanyang pamamahala matapos siya ay bigyan ng halimbawa ng Panginoon na kung ano mangyari sa kanya, no? So, yan po nakita natin. And then, sa New Testament, magigita natin yung Luke chapter 12, yung isang mayaman. So, yan po, no? Bakit kaya dyan mayaman ang pinag-usapan? Eh, doon po sa Babylonian, alright, ang pinag-usapan doon po ay fame, no? Rich wealth, dito yan sa Luke chapter 12. While sa Isaiah, yun po yung magsisimula, yung I. So lahat ay kiklaim niya lahat ang honor, ang credit, etc. No po? And then gradually na-develop yung kind of spirit na ganon. Kaya nga nung may mga tao na may humahawak na ng position, lumalaki ang ulo at ang credit, ang kapurihan, etc. ay ang sarili nila tinataas instead na
ibinibigay doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, naglalang ng lahat. Yan ang problem. So, ito yung isang nakita ng Panginoon, yung kaganapan niya all over the world. Mga taong individual, pag-una, napakababa, no? Pagkatapos si na humawak na ng pwesto, ganito, lumalaki yung ulo, napapabayaan yung concern ng Panginoon na yung nasa baba i-lift up. Ngayon, ang siyempre, ang Panginoon talaga, ang layunin niya ay ma-exalt yung mga taong nasa baba na nagpapakumbaba. Kasi pag nagmamatas ang tao, binabagsak ng Diyos yan. Pag nagpapakumbaba, ay makikita mo na lang progressively, although hindi mo nilalayan yung ma-exalt ka, sumikat ka, maging famous, eh hayaan mo lang ang Panginoon yung kanyang way in His due time, no? Yan lang po naman yun eh. So, yan po isang nakita ng Panginoon, yung kapalaluan pagka makaako. Then, pinarisan po natin ang word na contempt. Ito po yung act of despising, lack of respect or reverence for something or someone. So, nawalan po yung tao ng galang takot, respeto sa Diyos na lumalang sa kanila. Alright? At yung nagbigay ng mga pangangailangan at bumubuhay pa, nagpahiram ng buhay. So, ito po yung general na nakikita ng Diyos when it comes sa spiritual aspect nitong klaseng virus na ito na pinopoison, no? At nilalason yung isip at saka yung kaluluwa nila. So, yun po yung ating nakita. And then, yung pangalawa, yung offense. Katitisuran. Okay? Yung katitisuran. At dalawa po ito. Ang Panginoon ay ito na yung magso-solve ng problema. May babalik ang tao sa Diyos para muling magka-ugnate, magka-fellowship yung tao at sa Diyos. Apo? At makikita natin dito, siya po'y naging katitisuran whenever na siya ay nagsasalita about sa layunin, pagmamahal, concern ng Diyos. Ngunit, ito namang mga religious, ito yung problema po, no? Yung mga religious na, yung mga pamunuan ng mga religious organization, mga political groups, no? Okay, ito mga politiko. And then, yung mga tao na yumaman, materially, ang ganyan ng pangalang among ta, yung mga taong gumaling, no? Na, ibig sabihin ng gumaling, naging educated sila, mga scholars na tinatawag, lumalaki yung ulo. So, yun po yung pinaka-bottom line. Kaya nga, ang kanilang attitude ay dinidespise nila yung things ng Diyos, mga bagay sa Diyos, at saka nawawala po sila ng respect at paggalang dito po sa Diyos na gumagawa ng paraan to reach them out for salvation. Alright? And then provide yung needs nila kahit na hindi nila pinasasalamatan ng Diyos kasi meron siyang ultimate na goal na lahat ay maligtas, no? Through the person of the Lord Jesus Christ. So, iyan dinitail ng Biblia, kinuwento lahat, no? Sinulat sa Biblia kung ano ang ginawa nito, kung sino ito, itong person nito, na He died for our sins. Kaya nga po, may good news gospel, siya po yung person ng gospel of the grace of God, at yung pong kanyang payment, yun po ang nilalaman nung gospel. Kailangan, you have to remember that bilang tunay na Kristiyano, you should know much about the person. You should know deeply about the penalty pagkat malayo yung magyabang ka, malayo yung magmalaki ka, all you have to do ay happily, joyfully, thankfully, na gagawin mo ang iyong bahagi bilang anak ng Diyos, kabilang sa body of Christ, which is the spiritual aspect, and the physical, yan po yung mga local church where you belong. So, yan lang po naman ang message dyan. And then, yung offense. So, ito yung tinatawag na. And then, pag sinabi nating offense, ito po ay talagang ayaw ng Diyos makita. Yung tinatawag na naging attitude ng mga tao, yung paglabag, at saka, no po, yung paglabag nila dun sa moral and physical code. Kaya, pag may nangangaral ng salita ng Diyos, pinagkikilala ng Panginoon, ang mga tao nare-reject, nagre-refuse. So, ibig sabihin, wala silang pagpapahalaga, walang respeto. Hindi ginagalang yung God na binabanggit nung nagbabahagi, nagsalita ng Diyos. Hindi ho binibigyan yung mataas na respeto dun sa namatay sa Calvary, more than 2,000 years ago, ang source ng kabuhayan ng tao. Yan po yung general na attitude
na nakita ng Panginoon sa tao habang papalapit na po talaga iyong talagang time na gagawin niya, na talagang tinalaga niya, nakasulat na rin sa Biblia yun, no? And then, ang isa pang bagay rito, yung pangatlo, yung violence. Ito talaga, makikita ang violence. So, kayo na po ang humatol, magsabi, ito ba'y nagaganap? Isipin mo na, mga group of Christians, believers, kay Kristo, pinagpapatay ng mga taong ayaw dun sa ganong klaseng reliyon o samahan o pananampalataya. And then, ano ang pinaka-root nito? Inggit. Envy. Inggit. Kaya nagkakaroon po ng violence, biyera, inggit lang po yan. Inggit. Basta dito, pag may violence, inggit po ang pinaka-root niyan. Nagsimula yung pong kay Cain at saka kay Abel, inggit po yun eh. O inggit din po ng mga Pariseo at saka mga Sadducee dahil sa natanyag ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga ginagawa, pagtulong sa mga tao sa kanilang physical and material needs, and primarily, yung pinaka-best, yung kanyang pinakasadya, ito ay eternal aspect ng life ng tao, pang-eternal nito, with the Lord, no? Under the Lord, yan. Yan po yung dapat nating mapansin sa Biblia, violence. Kaya nagkakaroon po ng maraming lugar na pag kumilos ang Panginoon, dinidestroy ng Panginoon ang mga pinagyayabang ng tao, pinaghirapan daw ng tao, na kung hindi naman sila binigyan ng lakas ng Diyos, hindi nila na-build up doon. Sa pag-asa na sana ang tao, kapag tinignan niya yung aklat ng Diyos, alright, sinuri nito, pinagbulay-bulay, binigyan ng pansin, para ito i-search, study. Yan lang naman po ang purpose ng Panginoon. Pakinggan. Pakinggan. Para makilala nilang lubusan ang lumalang ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Kaso, wala po. Ay, wala. Yan po yung tinatawag nating inggit. Baka mamaya ho, dahil meron doon siyang grupong nakagisnan, dahil sa inggit, ayaw nila marinig. Basta ito. Ganon po yung problema. Ngayon, tapos yung pinakahuli po nating napag-usapan na isang dahilan. Alright? Letter C ng corona, ng COVID, conceit, contempt. Letter O, offense. Right? Offense. Letter B, violence. And letter I, ito po yung idolatry and immorality. Hindi mo po halos magkatandem po yan. Since ito pong idolatry, ito po'y kumalat na talaga yung spirit nito, no? Iba't iba ang form nito. Iba-ibang form nito. Right? Yung paggawa ng mga Diyos-Diyosan, yan po yung form, isang form ng idolatry. And then at the same time, maraming masyadong hinahanga ng tao, tinataas. Kaya yung excitement nila, yung heart nila, ay talagang dun nakatuon, dun sa kanilang hinahangaan na tinatawag nating ina-idolize nila. So that's another form. And then another form, yung mababasa sa Colossians 3:5, in Ephesians chapter 5, verse 5, na may kinalaman sa covetousness. Heart, yung hangarin ng tao, ayaw niyong maging kontento, alright? So, covetousness. Kinokobet nila yung mga bagay na hindi pa binibigay ng Diyos, kaya hanggat mari, ginagawa nila lahat ng paraan upang ang kanyang iniisip na nadebevelop sa isip niya marahil ay balang araw ay parang magyabang siya, magmalaki, titignan siya ng tao. So, they are creating some kind of God, small g. Small G. Kaya ito, kinokosyon ko rin po yung mga kapatid. Pag kayo ko'y nagko-comment, sabihin nyo, God bless, tapos ang ginamit nyo, God ay small G. Correct ninyo yan, mali yan. It must be always capital G. Okay? So, yan po yan. At isang bagay na ating makikita rito, kung paano itong idolatry morality, so yan ang isang form yan, covetousness. Binanggit yan sa Colossians 3:5 and Ephesians 5:5. Ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon, ito yung pinakahuli. Itong letter D, kung ano ito, no? Itong letter D. Magandang pag-usapan ito. Puntaan po natin yung numbers, aklat ng numero, numbers, chapter 22. Chapter 22.
Sa chapter 22 ng Numbers, dito po natin hugutin yung letter D na acronym representation po nitong tinatawag natin COVID-19. Ano po mababasa natin sa unang banggit nitong pag-uusapan natin sa panglima, yung letter D, sa verse 7 ng Numbers chapter 22. Numbers chapter 22. So Numbers chapter 22, makikita natin yung ganito. And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the reward of divination in their hand, and they came unto Balaam and spake unto him the words of Balak. Ano po ang context nito? Kung makikita natin sa verse 1, itong si Balak kasi nakita po, nabalitaan niya yung mga ginawang makapangyarihan ng Israel under the hands of God. So every time na marinig nila ang lahing ito, parang nanginginig sila sa takot. So ang tendensya noon ay naghahanap sila ng makakatulong sa kanila kung paanong ang mga ito, yung kanilang lakas at kapangyarihan na hindi yon manaig sa kanila. So and it happened, itong si Balak, masama ang Balak talaga niya rito. Kaya siguro ganyan ang development ng salitang Tagalog, Balak, masamang Balak, no? Meron naman mga magagandang Balak. Ito, si Balak, siya po ang hari po ng Moab, mga Moabites na tinatawag, no? Moabite. Nung marinig niya ito, talaga natakot, na distress. Yan po yung verse 3 ng chapter 22. Moab was distress. And then, yung ibig sabihin, lahi, no? Itong mga Moabites, natakot. Kasi nakita niya yung Israel sa verse 2, so all the Israel had done to the Amorites. Kung paano talaga nilupig, talagang dinurog yung mga Amorites. Yung takot na takot ngayon, ito yung si Balak, na siya, and it happened, siya yung head ng mga Moabites. So nagpadala siya ng mga messengers kay Balaam na ito naman ay lingkod ng Panginoon. Okay? Ito yung katiwala, propeta. Tagapahayag ng mga bagay na sinasabi na pinapaabot ng Diyos sa mga kinaukulan. So nagpadala. And then, ang kanyang pakiusap, sabi niya doon sa verse 6, inimbita, come now, therefore I pray thee, curse me these people, for they are too mighty for me. I-curse mo, sabi niya, kay Balaam. So, ito sa verse 5. He sent messengers therefore unto Balaam. Ano ang kanyang layunin? Pinapupunta, pag-usapan nila, pinasusumpa yung Israel, no? Sabi dito, for they are too mighty for me. And then ito nga, pinagyayabang po niya yung divination, no? divination, ito ay to discover by quick and ready insight, intuition, divination, no? At to seek to predict future events or discover hidden knowledge, usually by the interpretation of omens or pangitain. Okay, kasi noon ay pinapakita ng Panginoon, and then sinasabi. So may iyan ang pinagyayabang na meron silang kakayahan ng ganon, no? Alright. At mapapansin natin dito, so ito yun. Ito yung pang-akit niya with the reward of divination, bibigyan daw. The elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand. They came unto Balaam and spake unto him the words of Balak. So welcome naman sila ni Balaam, and then at the same time, welcome ni Balaam, pinastay sila doon. Sabi niya, hintayin niyo kung ano sasabihin sa akin ng Panginoon. So, at least nangyari yon sa verse 9, God came unto Balaam. And then, of course, ang sinabi ng Panginoon sa verse 12 kay Balaam, God said unto Balaam, thou shall not go with them. Kasi pinapunta eh, para siya'y dalhin, pinapupunta doon sa lugar ni Balak na may masamang balak. And then, thou shall not go. Very clear yung sinabi ng Panginoon with them, thou shall not curse the people. Yan ang pangalawa. Huwag kang sasama sa kanila, huwag mong sumpahin the people, for they are blessed. So, very clear, no? Very clear. So, Balaam rose up in the morning, tapos, ito sinabi, get you into your land, for the Lord refused to give me leave to go with you. Tinanggihan ako ng Panginoon, di ako pwede makasama sa inyo.
O, mali siyang mga bata ni Baylak. And then, maya-maya, pinabalik. And then, ang promise ni Baylak kay Balaam, I will promote thee in verse 17. And I will do whatsoever thou sayest unto me. Come therefore, I pray thee, curse me the people. Yan lang ang pinaka-objective, gustong-gusto ni Balak. Isumpa itong lahing Israel, no? mga Israelites. So, ang problema ni Balaam dito, urong-sulong. Kasi narinig niya yung promote. itong si Balaam, awasin po natin ito, ay ito yung nasa kanya salita ng Diyos, very clear in verse 12. And then, pero meron siyang desire sa kanyang heart. Ito yung kasikatan, kasi promote ka eh, fame, tsaka fortune. Yung dalawa, yaman, kasikatan, yaman. Isang pangatlo dito makikita yung father niya, yung kanyang ministry. Pasinin ninyo, ha? Yung tatlo na yan, alright, for fame, fortune, and father, or furtherance ng kanyang ministry. Yung tatlong target niya. Kaya siya ay dapat diretsuhin mo na dito, no? Pero meron lang siyang sinabi, kaya lang makikita natin dito, no? Sa verse 18, ito kunwari ganito yung kanyang attitude, no? Balaam answered and said unto the servants of Balak, if Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the Lord, my God, to do less or more. Wala talagang pinapakita niya, kunwari, yung conviction niya rito. Pero yung puso ay naghahabol. Merong paghahabol yung kanyang heart actually, no? Ito ba yung may kantang ganyan yan, eh? Yung parang salita pero yung puso malayo, no? Something medyo naalala kong konti yung kanta na yun. And then, so, sinangguni muli ang Panginoon kasi pinastay sila, o magstay muna kayo dito this night that I may know what the Lord will say unto me more. More, naghahanap pa siya ng more. Eh, very clear na yung sinabi ng Diyos. Sabi niya, huwag ka sasama sa kanila. Ibig sabihin, huwag mo samahan. Makipag-fellowship. Kumbaga na, sa panahon natin ngayon, no? And huwag mong i-curse itong mga tao ng Diyos. They are blessed. Huwag mong gagawin yun. Yung maganon ba, no? Minsan, alam na natin, nasisilip natin yan sa mga ministry today. Okay? Yung fame, yung fortune, furtherance of the ministry. Kaso ito sagot ng Panginoon, kung mapapansin ninyo sa verse 20, magandang pag-usapan ito kasi divination, ano? Kasi ang iniisip talaga ng mga tao dito, yung kanyang future. Nagaanap sila ng mabilis na solution, nagmamadali, no? Kasi maaaring alimaw, so matagal-tagal ka na sa ministry, parang wala pang nangyayari. So, iniisip yung competition, ano? And then, nag-iisip siya ng something, nandito na, hindi niya alam na napapasukan na siya ng kind of spirit na although yung sinasabi mo ganito, pero yung heart mo merong urong-sulong. May hinahabol. Ano makita natin? Ito yung sinabi ng Diyos sa kanya. Ha? Berkeley, pakinggan ninyo. Basahin ninyo sa inyong Biblia dyan. Ha? And God came unto Balaam at night. Nagpakita ang Diyos. And said unto him, I want you to notice that two-letter word, if. Ito yung condition ng Panginoon. If the men come to call. To call, ha? Iba ito, ha? To call, the rise up and go with them, but, may but, ha? Yung if at saka yung but ng Panginoon. But yet, the word which I shall say unto thee, that shall thou do. So, although inulit ng Panginoon, in-emphasize niya uli, kung ano yung sinabi ka, sasama ka sa kanila, kung in-invite ka, ha? Kung, yun ang condition. Ha? If the men come to call thee. Eh, parang nag-show siya ng interest dito. Yun ang nascence ng mga sugo ni Balak, ano? So, ano ang nangyari? Pagkatapos sabi ng Panginoon, rise up and go with them, but yet the word which I shall say unto thee, that shall thou do. Okay, meron naman. At papayagan siya ng Panginoon kung siya ay tinatawag.
kung siya ay tinatawag. I repeat, ha? Kung siya ay tinatawag, at kung sasama ka man, ang wika ng Panginoon, but kung sasama ka man, yung sinabi kong salita sa'yo, yun ang gagawin mo. Pero merong nakita ang Panginoon sa heart niya. Bakit? Ito, hindi naman siya tinawag eh. O hindi naman siya tinawag, kaya ang desisyon niya, sumakay siya doon sa kanyang asno. Ito, alam na ninyong kwento dito. Pagsakay niya doon sa asno, along the way, ay hinadlangan siya, hinarangan siya ng angel ng Panginoon na naka-display yung sword. Nakikita nga nung as, pero hindi niya nakikita. So, nagkaroon ng trouble dyan. To make the story short, yung tao na ito, nai-record sa Biblia, maganda siya eh. Pero kung seryoso kang estudyante ng scripture, mapapansin mo dito yung salitang if tsaka yung but. Okay, yung emphasis ng Panginoon dun sa unang sinabi niya. Pero itong si Balaam, nahila siya dun sa balak, okay, ni Balak. Kaya marahil yung spirit ni Balak na balak ay napasa puso niya, kaya may masamang balak na siya ay magkaroon ng fame, kasi umiikot sa isip niya, I will promote thee, I will do whatsoever thou sayest unto me, come therefore, and then I pray thee, curse me this people. Kaso yung sinugo yung mong kwan, hindi sinabi yung come. Kasi pag sinabi to call thee, then rise up. Pero yung sinabi ko pa rin, ang gagawin mo. To make the story short, hindi ho nangyari. Kasi nag-intervene dito ang Diyos. At nakakahiya ang testimony ni Balaam. Kaya kasi yung spirit ni Balaam, ayaw ng marami ngayon mga manggagawa na nagpapakilalam sa Diyos. Eh yung kanilang plano na gusto nila ay tumaas kagad, maangat kagad, no po. Ito na yung pagmamataas, ako, para makilala naman yung pangalan nila. Eh ito ay mapapansin natin dito. Kaya ito ay nagkaroon ng pangalang Balaam, no? Yung Balaam na tinatawag. So, to make the story short, na mapapansin natin dito sa pag-aaral nito. And then, may kaparsitong divination na mapapansin ninyo, mostly ito ay nabibigyan ng diin, enchantment. 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 Alright? Ano ang kahulugan ng enchantment? Ito ay one who uses magic arts. Arts, ha? A-R-T-S. Arts. Uso ngayon yan, arts. Yan, sige. Papansinin nyo sa Biblia ngayon yan, ha? Spells, charms. Ito ba yung pag sinabi nating charms dito, yung bang gagayumahin ka, ya-attract ka? Charms. Para ikaw ay bumigay at embrace mo. Ito tinatawag na one, yung enchanter, pag tinawag kang enchanter, one who uses magic arts, spell, charms, or incantation. Pag incantation, ito may halo na yung mga bulong-bulong, series of words, said magic spell or charm, alright, yung bubulong-bulong, maganong-ganon ba, no? And then, true devils. Pero, devils yung nagdidikta sa kanya. That is enchantment. I want you to notice, yung isang bagay na makikita sa isang enchanter, magic arts. So, ngayon, ang question, what God says about divination? Ang sinasabi ng Diyos, divination. So, we have the perseverance of the word divination, Numbers 22 verse 7. And then, yung last mention, Acts 16:16, yan po doon natin makikita, yung last mention, divination. Okay? And then, kung titingnan naman natin ngayon, yung Jeremiah 29, ano ang in-expose nito ng Panginoon? Okay? In-expose. Jeremiah 29, yung ito, itong dalawa nito, particular divination, ito yung
gumagawa sila ng prediction, panghuhula, yung gano'n, no, no? Nakasentro doon. Kaya maraming klase ng divination nangyayari, di ba? Aray yung mga baraha, mga bolang kristal, yung tinitignan nila yung mga panahon, yung mga gano'n ba. So, sila yung nag-i-imagine, tapos nagko-conclude, ito yung mga uri ng divination. Okay? Mga baraha, piniplay yung baraha, o kung minsan yung mga guhit sa palad, gano'n, o kaya yung shape ng body, yung mga gano'n, yung gano'n, no? And then, sinabayan pa, sinamahan ito ng enchantment. Enchanter na tinatawag, na gumagawa ito, one who performs, na tinatawag nating magic arts. Yan. Eh, ito rin mga grupo ito, may grupo din luma, gumagawa ng tinatawag nating mga gayuma. Ayan. Ngayon, no? So, solamente, yung charms, charming, kapansin-pansin, ma-attract. Ma-attract. Ngayon, kayo na ho magsabi sa takbo ng panahon ngayon. Bakit ganito yung gustong suot ng tao? Bakit gusto ganito yung huwilig? Bakit ganito yung uso ngayon? Okay, kayo na mag-isip dyan, ha? Charms. Naka-fall po dun sa salitang charms. Okay? Diyan galing yung charming. Ha? Pag charming siya, kaakit-akit, kapansin-pansin, attractive. Alright? Ngayon, yung Jeremiah chapter 29, ano sabi ng Panginoon? Hinggil sa mga ganyang klase. For thus saith the Lord in verse 9. Jeremiah 29, verse 8 and 9. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams which you cause to be dreamed. Yan. Mga mahilig sa panaginip, yung ganyan, tapos sasabihin mo yung panaginip, hoy, mga ganito-ganyan ka, ganyan-ganyan mangyayari, yan. No? So, yan po, dyan bumubuo po yung tinatawag natin divination, ano? Diviners, tapos yung mga panaginip, yung mga tumitingin sa mga time, anong sabi ng Panginoon? Kasi kinosyon sila dyan, ano? Sabi niya, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you. Neither hearken to your dreams which you cause to be dreamed, for they prophesy falsely unto you in my name. I have not sent them, saith the Lord. So yung kanilang mga panguhula, false yun. Di man totoo yun. Hindi sinasabi ng Diyos. Okay? Very clear yun na. Very clear. So yan, at least magkakaroon ka ng idea at kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya may note po tayo sa lesson na ito, they prophesy falsely. So yun ang warning ng Panginoon. And then, dali natin sa Ezekiel 21 to 23 para makuha natin kung ano yung aral, lesson, liwanag na nice ng Panginoon, Panginoon iparating sa lahat ng kinaukulan ngayon. Para at least magkaroon ka ng una, what's going on? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi ang Panginoon, palaging tumatanaw mula sa langit, tinitignan niya yung tao at saka yung kanilang mga pinagagawa. At yan ay nakita niya, yung contempt. Alright? Nakita natin doon, no? So, isang mga offense, tinatawag natin. Pagkatapos, violence. Tapos, nakita niya yung idolatry and immorality. Kayo nang magsabi, laganap ba ang immorality? Ang layo nung panahon, no? Layo nung panahon, sabihin na natin na 40 years ago or 50 years ago, ganun. Ang layo, 60 years ago, yan. Ang layo ng moral life ng mga tao ngayon, noon kaysa ngayon. Alright? Ngayon, yung mga tao, mga kabataan ngayon, dami, mga violent. Mga violence. Pinapanood violence. Talaga yung spirit nila, violent. May makikita mo ngayon, talagang napakahirap silang pigilan. Eh, ngayon lang, nangikita natin dito, eh, yung mga tao, talagang pinatutupad ng gobyerno ang batas, eh, talaga pa yung sila malakas ng loob. Talagang matatapang, no? Aninira, ayan. So, ano nakita natin si Ezekiel? For the king of Babylon, Ezekiel 21 verses 21 to 23. Ezekiel 21 verses 21 to 23, for the king of Babylon stood at the parting of the way at the head of two ways, kasi may masama siyang balak dito, para ho i-destroy yung Israel.
to use divination. Ito ang gagamitin niya. To use divination para malaman niya yung kanyang paglalakbay. Okay? He made his arrows bright. He consulted with images. Tignan ninyo kung ano ang mga relation nito sa ibang ibang mga attitude ginagawa ng tao, generally speaking. Divination, enchantments, meron pong idolatry to. Okay? Yun pong ang tinalakay natin yung letter I. Napo? He looked in the liver. Pag liver po, ito yung pinag-usapan kung ano po yung buong attitude sa pag sinabi natin liver. Hindi po yung literal na liver pinag-usapan natin dito. At his right hand po ng King of Babylon, was the divination for Jerusalem. Kasi may masamang balak eh. To appoint captains to open the mouth in the slaughter. Ito yung layunin niya talaga, to destroy. To lift up the voice with shouting, to appoint battering rams against the gates, to cast a mount and to build a fort. Ito po. So, mga tao, na kung titignan mo talaga ito ay hindi sa Diyos. Ang attitude ay gumagamit sila ng divination. Gusto nila malaman, sabihin mo nga kung ano yung lakad kong ito, magiging matagumpay ba o ano. So, dadaan ng mga klase, iba-ibang mga uri ng divination na may kinalaman sa prediction o ba parang yung mga nagpapahula. Alright? At sasabihin nila, pwede ho bang pahula, magkano po? Yan din yung magkaroon ng deal. Ano naman ang gusto mong pahula? Malaman. Para malaman ko po kung taga saan yung mapapangasawa ko o ano ang magiging future ko. Yung mga ganun ba? So, kayo na magsabi, ito ba'y laganap? Laganap ito all over the world. Ang ganang mga yun, no? So, yan yun, no? So, ito yung nakikita natin dito. Mapapansin ninyo, sa binasa natin, particularly sa Deuteronomy, ito yung babasahin natin ngayon, 18:10-12. Divination is abomination unto the Lord. That is what God said. Yung ganyan pong activities, ganyang uri ng gawain, kasuklam-suklam po yan sa Diyos. Deuteronomy 18:10-12. Sabi ng Deuteronomy chapter 18 verses 10-12, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire. Pangalawa, useth divination. Pangatlo, observer of times. Pangapat, or an enchanter, or a witch, mangkukulam, witch. Or a charmer, pansinin ninyo ha. Or a consulter with familiar spirits, spiritism, spiritista. Consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Hindi na po may de-define ang lahat yan, pero doon po lahat nagpupol sa direction na yan. Ano po? For all that do these things, sabi ng Diyos, are an abomination unto the Lord, and because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee. Abomination sa Diyos yan. Ayaw niya yan. So, ito ay isang bagay na nakikita ng Diyos generally sa buong mundo. Okay? Generally sa buong mundo. Wala hong may tago sa Diyos. Alright, 24/7 bukas po ang mata niyan. Then, 2 Chronicles 33:6-7. Okay, very clear po ha, kung ano ang heart ng Panginoon dyan, kung ano ang attitude niya dyan toward that kind of practices. O yung enchanter, ito nagpe-perform po ng tinatag nating yung arts. Okay. 2 Chronicles 33:6-7. 2 Chronicles chapter 33 verses 6-7, and he caused his children to pass through the fire in the valley of the sun of Hinnom. Also, he observed times and used enchantments, used witchcrafts, and dealt with the familiar spirit and with wizards. He wrote much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. Verse 7, he set a carved image, the idol which he had made. Right? Pansinin ninyo, palagi ito magkasama ito, no?
He set a carved image, dinukitan na imahen, the idol which he had made in the house of God, of which God he said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, which I put my name forever. Eh, hinaluan ho nila ng ganyan. Na mga namuno, na sumunod sa dalawa na ito. So, yan po yung nakita. He set a curved image, the idols which he made. Yan. Yan po yung isa, ha? Makikita natin dito. Ngayon, so nakita na natin ang background ng divination and then kung ano ang kalooban ng Diyos dyan. Galit, ayaw niyan. Kasuklam-suklam yan. So, right. Punta natin yung what the scripture of truth says about enchantment. Enchantment naman, ang tuunan natin ng pansin. Tapos titingnan nun natin ang mga passages in the Bible, may kinalaman dito. At kayo na po ang humatol, ito ba yung nagaganap generally, kaliwat kanan, nakikita ba ninyo sila sa daan? Alright, yan ba yung uso ngayon, takbo kalakalan ng buhay ng tao? What the scriptures of truth says about enchantment? Ano naman sinasabi ng Panginoon hinggil dun sa divination, yung kaninang pinag-usapan natin kanina? Okay? What God says about divination? So, nilatag natin ang mga talata. And then ito namang enchantment na tinatawag natin. What the scripture of truth says about enchantment? As I said a while ago, enchanter means one who uses magic arts. Magaling gumawa. Magic arts, kalagang kahanga-hanga. Charms, true devils. Alright? Enchant means umakit, magayuma. So, nakasentro itong enchanter o yung enchantment dun sa umakit. Makaakit ka ng kapwa. Mapansin ka. Yan. Diyan po yung direksyon yan. Eh. Parang nagagayuma, talagang gustong-gusto mong gawin, gustong-gusto mong gayahin. Alright? Kasi ito ay parang umaakit, nakakaakit. Parang yan ngayon, yan ang takbo ngayon ng panahon. Kaya pag ikaw meron ganun, napapansin ka. Dati hindi marahil napapansin, ano? Alright, tingnan natin what the Bible says about that. Leviticus 19, 4 verses po ito, mapapansin natin. Leviticus 19, verse 26 to 28, para kayo po mga kapatid, kung nai-involve man po ang mga ilang mananampalataya, kung nakikinig ka ngayon, at least alam na po natin ang mas dapat gawin, kasi ako'y naniniwala sa tingin ng Diyos, maraming mga professing Christians ang nai-involve dito sa enchantment na ito. Marahil yung iba, divination, no? Nagpapahula, gustong ako ba'y magiging mayaman, gustong yumaman, yung ganun. Parang yung spirit ni Balaam, na kung saan gusto niya yung fame, fortune, or kung nasa ministry, ay furtherance ng kanyang ministry. Ayan po yan, Leviticus 19, 26 to 28. Tignan, hintayin mo yung timing ng Diyos, yung way ng Panginoon to provide the needs, maging kontento ka lang, gawin lang, sa abot ng kakayahan, yung munang pinagkakatiwala ng Diyos. Huwag magmadali, kasi alam naman natin, nung panahon ng, let's say sabihin natin, 30 years ago, 40 years ago, ang lumalakad ng matulin pag natinik ay malalim. Kasabihan po yan, nakalagay yan po sa mga rooms ng mga eskwelahan nung kami po ay nag-aaral ng ganyan. So sa verse 26 ng Leviticus 19, you shall not eat anything with the blood. Yan, ito pa. Blood. Neither shall you use enchantment. Oh, yan, Leviticus 19 yan, no? Neither shall you use enchantment nor observe times. Iba, mahilig mag-observe ng time. Verse 27, you shall not round the corners of your head. Ako, parang masarap-sarap ito ah. Neither shall thou mar the corners of thy beard. Yan, yung papasin natin yung sa ulo, yung mga, sige mamaya. neither shall thou mar, dungisan o mansahan, whatever, no? The corners of thy bird, yan, bird, bigote, balbas, yan.
You shall not make, verse 28, you shall not make, I repeat, you shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you, I am the Lord. So ito po yung enchantment, ang enchanter, one who uses magic arts, charms. Pero hindi mo alam, devils po yung nagdidikta dyan, yung naglilit. Kasi ho, eh puro masesensor sa ay, gusto mo ikaw mapansin ay. Eh, nagsimula ho kay Lucifer yan eh. Yan ang background natin, no? Alam nyo, yung pag sinabi natin itong bagay nito, shall not round the corners of your heads, ang isang nangyayari, no? Yan, siguro, ewan ko, kung ilang taon ang nangyayari yan, special hair cuttings ba? Pansinin niyo, yung mga nagpapagupit ngayon, ano, iba-iba yung mga uri, no? May mga, kung makikita yung special hair cuttings, kasi may mga, may iba-ibang design sa side ng kanilang mga ulo, tapos, yung cutting, ang minsan ay parang siya ay kung po, yung mga buk-buk, kung ano yung mga, pagkatanda ninyo, ha? Matagal na po sinabi ng Diyos yan. Mahigpit na pinagbabawal sa piniling lahi during that time para makita po ng mundo ang kaibahan ng kanyang chosen people. Sa panahon natin ngayon, nais ng Panginoon, that kind of spirit ay umiral sa buhay ng lahat ng related sa Diyos. Lahat na belong to His family na kaiba sa takbo ng mundo. Kaso ang problema, nahahaluhan po yung mundo na iin sa church instead na yung church lalabas to win those in darkness, mailipat sa light from the power of Satan unto God. So yun po yung nais ng Panginoon. So special hair cutting. So kayo na po, ang takbo ng mga hair cuttings ngayon, no? Yung mga style ng mga buhok ngayon, and then body tattooing. Alright, lumaganap po yan. Dati si Lolo, si Lola, si Tito, si Tita, eh malinis ang mga katawan yan. Kasi ang namulatan ko po noon, nung maliit kami, kapag may tattoo ang tao, alam po namin to ay galing sa bilangguan. Yan po yung impression. That is the impression. That is the impression. Kasi alam namin, ang tao ito ay bad. So, iniiwasan. Kaya ang ginagawa po nila noon, pag galing sila sa bilang kasi, pinopor silang magkaroon ng mark, ano? And then, tinatago po nila yan. Kasi, hindi po sila matanggap-tanggap sa trabaho pag meron silang ganyang background. O yan, yan, nung noon, ha? Pero dumating na yung panahon, ito yung nakita ng Diyos, nag-iba. Bakit? It's no longer yung Word of God ang umiiral. It's no longer yung gusto ng Creator ang umiiral. Alright, yan na po talaga. Sumama na, lumala na po ang panahon. Kaya yung Kristiyano pinapaalalahanan, di mo ba alam, your body is the temple of the Holy Ghost? Kaya glorify God in your spirit and in your body. So yan po yung habilin. 1 Corinthians 6:19 and 20. So and then magpapansin natin dito, body piercing. Hindi lamang pagtato, dinudumihan pati ng mga babae ngayon, mga disyente daw. Alright, dinidisplay pa talaga 'yan sa likod. Dito 'yan, bago yung belt nilang ganoon, no, yung sa yung anong tawag dito? Ay yung no, yung paglagyan ng mga let's say kung nakapantalon, nakapantalon, no, kaya kung naka-short, naka-short. Pero yung t-shirt medyo mataas, mayroong tattoo 'yan sa likod, ganyan. Sa binte, yung mga ganyan. Alright, marami. So, ito pala, matagal na pala sinasabi ng Diyos. Body piercing. So, anong ginagawa sa mga body? Yan, kung katakot-takot, tama talaga, yan ay binubutas. Meron binubutas talaga yung tengang gano'n, maglalagay sila ng sing-sing. No? Binubutas talaga yung ilong, maglalagay po sila ng, anong tawag dyan? Anong parang, parang nakakita ka ba nung kalabaw na binutas yung ilong para madali po siyang hilahin, ano, pasunurin, no? Body piercing, body disfiguring. Hindi ni-disfigure ba yung body? Ay, no, ganun, no? Sabi niyo, oy, kababa ka, kailangan nito, pantay mo, lagyan natin ng lamang banda rito, ganyan. Hindi ni-disfigure, no?
All these are evil pagan practices po ng mga African superstition. African superstition. Yan po yung background niyan. Galing po sa mga African. Kaya di ba kayo nagtataka? Sino mga nag-promote ng mga ganito? Mga famous na tao, basketballista. Mga famous na tao na nakikita sa television. Well, ginagaya po ng mga pangkaraniwang tao. Tatay at nanay na matagal, lumaki yan sa pagiging decent ng buhay, na-influence. Bakit? Kasi walang Holy Spirit na nananahan sa kanila para ho ay magkaroon ng regular na pag-aaral sa Biblia, masubaybay ng buhay nila. Lalaki sila sa ganong klaseng behavior, manner. Kaya nga nawala nga, nagtataka nga po ngayon eh. Mayigi, napag-isip-isip na nila. Gusto raw ibalik yung good manners and right conduct. Noon talaga, ay binibigyan ng emphasis po yun, ano? So, yan po yun. Mapapansin natin dito, ito ba yung tinatag na infatuation? Infatuation. Pag infatuation, I-N-F-A-T-U-A-T-I-O-N. Ang kahulugan ng doon, inspired with an intense. Intense. Basidhiw yung kanyang inspiration na magkaroon siya ng ganito, ganyan, maging ganun din, ganyan, ano po. But short-lived passion. Yan ang definition ng infatuation. Kaya sabi niya, o parang inlabata ko, infatuation lang yan, yung mga ganun. Tapos pag sinabing infatuation, inspired with an intense but short-lived passion. Maya-maya mawawala yan. Yung mga ganun ba, no? Infatuation po tawag dyan. Short-lived passion. Darating ang araw, alright, mawawala na yan. At dun po dun sa ending ng kwan natin dito, talagang mawawala yan. Sa ngayon, yan patuloy po sa ating kapaligiran, nagaganap ito. Kaya isa yan sa ikinagagalit ng Panginoon. Kaya in the form of COVID-19, COVID, coronavirus, mga ganyan, nakukuha yung attention, na-realize nila ang ganito-ganyan. Di natutong manalangin, natutong tumawag sa Diyos. Pati ng mga Kristiyano ay nagkaroon ng kaisipan na baguhin yung dating ginagawa na dati walang panahon sa Diyos, na dati ay minamalit lang niya yung pagtitipon, pananambahan, pakikinig ng salita ng Diyos. Spend more time sa mga bagay ng sanglibutan, more than sa mga bagay ng Diyos. So yan po yung nakakalungkot, ano? So yan po yan. So yan ang enchantment. Enchanter, nakasentro dun sa arts. Arts. Ay, di ba nakapapansin ninyo ang kasuotan? Okay. Arch, kung ano yung ginagawa sa mga tao, yung style, ano. So, kayo na pong humato. Laganap ba yan o hindi? Alright. So, ngayon, pasinin natin yung dalawang contrasting fruits. If you are practicing yung ganon, sa Biblia, meron naka-record kung ano yung bunga, lumalabas sa buhay. And then, yung mga taong nabago, nawala sa kanila yung ganong klase, nabuhay biya, ano? And then, ano ang dinidescribe ng Biblia? Okay, makikita natin two contrasting fruits. Dalawa. Dalawang grupo ito. Yung panahon naman ganito, na under sila ng influence ng divination and enchantment, 1 Chronicles 10:13. So, may tatlong letter D ako dyan, alright, na description nito, no? Itong may kinalaman dito sa letter A, meron akong B part kasi yan eh. Yung A part ng two contrasting fruits, pag-usapan muna natin yung A part. Nito yung mga nagpa-practice, na merong ganito, kakakitaan sila ng ganito. Anong mapapansin natin? May tatlong D ako sa under nung A, denouncement, debasement, destruction. Anong ibig sabihin ng denouncement? Una, pinagkatiwalaan ng Diyos ng something ganito, tapos i-denounce ka na ng Diyos. Tatanggihan ka na, ande na po, under ka ng condemnation. Debasement. Dati, ikaw ay ginagalang, nire-respeto, ikaw ay binababa na. E mapapansin ba ninyo, napansin niyo yung buhay ng mga tao ngayon, ay bumaba. Bumaba ang uri. Noon, no, makikita mo, kahit bata yan, hindi edukado, ginagalang. Nire-respeto. Ngayon hindi. Minumura. Ay, isipin ninyo ngayon, ito lang. Alright? Yan na sa politics. Sipin mo, presidente, tinalaga ng Diyos. Alright? Nagaya ni Nebuchadnezzar para gawin ang isang bagay.
na hindi nangyari in the past, something like that. Kasi si Nebuchadnezzar ay tinawag din po ng Diyos, my servant. Lahat ng tao ay katiwala ng Diyos sa iba't ibang paraan. Katiwalain means, ang mga bagay na sa kanila, Diyos po ang merong pagkakaloob niyan. Katiwala. My servant ang wika niya. Lingkod. Alright, pag ikaw po ay sino ka man, meron kang bagay na pinoposes ngayon, buhay mo unang-una, bagay na meron ka, katiwala ka ng Diyos sa sitwasyon na yan, pero you have to search the scriptures. Alamin mo yung kalooban ng Diyos, unawain mo ang nangyayari sa Calvary, why did He die? Why did He die? And then, yan, ito yung panahon na ngayon ng tinatag nating Holy Week. Miyerkules Santo, Huwebes Santo bukas, Biyernes Santo sa susunod. Alright, pagkatapos Sabado de Gloria, ano? Sabado de Gloria, yung Linggo ng Pagkabuhay. Yun po yung tawag dyan. So ano ang makikita natin dito? Denouncement, debasement, destruction. Bunga nung ganitong attitude under divination and enchantment with idolatry. Alright? Sabi ng verse 13 ng 1 Chronicle 10. So Saul died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord which he kept not, and also for asking counsel of one that had familiar spirits to inquire it. Ang order kay Saul ay ubusin ang mga Amalekites. Yan ang order. Eh kaso hopin, nilabag po ni Saul yun eh. And ang nilabag na ni Saul doon, ito na po ang denouncement, debasement, destruction. Papunta na po siya dyan. Denounce, pababa na siya ng padang na yan talaga hanggang destruction. You remember yung John chapter 10 verse 10? The thief, magnanakaw. Ibig sabihin ng magnanakaw, pinakikilaman yung hindi kanya. The thief cometh but to steal, kill, and destroy. Alam mo, mga tao namatay, alam mo, namatay ka physically, pero yung eternal destruction mo, hell, pag wala kang relationship kay Kristo. Kung titignan mo yung 2 Thessalonians chapter 2, ay, record mo lang ito, basta yung buong chapter. Makikita mo doon, eternal destruction, eternal right punishment. Yan, makikita mo doon, no? So, ito po yan. So, denouncement, dininounce na si Saul dahil sa ugaling ito, sa attitude. Alright, committed against the Lord, against the word of the Lord, also for asking counsel of one that had familiar spirits to inquire of it. Wala na rito. Alright? So, kinakausap si Samuel kasi yun lang pong nilabag niya, nilabanan niya yung salita ng Diyos, hindi po binigyan na respeto, pagpapahalaga. So, sinabihan na siya ni Samuel. Alright, disqualified na siya. Yan po yun, ha? Disqualified na po siya. At unti-unti na po ang life niya magiging debased. Pababa na po yan until dumating ang destruction. Eh, hindi siya mapakali. Eh, dinagdagan pa niya ng matindi yung kasalanan. Ito nga ay sumangguni sa uri ng spirit. Spiritism. Para ngayon, pag-pray, pagkatapos, meron nang maririnig daw boses. Eh, tanungin mo nga ako, halimbawa, kung minsan meron sila santong sinasabi. Simple lang, kung akong kausapin nun, sino ka? O saan ka sa Biblia? Saan ka mababasa sa Biblia? Tingnan natin kung alam niya sasagot. So, yan po yun. No? And then, isa pa rito, makikita natin, yung nangyari doon sa Mark chapter 5 and at the same time, Luke 8, the same story, ang pinag-usapan, yung tao na sinaniban ng maruming espiritu. Ano yung description ng kanyang buhay bago niya na-encounter ang Panginoon? Alright? Ganito yan. Sa Mark chapter 5, sulat lang po ninyo, basahin ninyo yung story na yan, pag-comparing yung dalawa. Mark chapter 5 verses 1 to 15, and then Luke chapter 8 verses 26 to 35. Mark 5 verses 1 to 15, Luke chapter 8 verses 26 to 35. Ano makikita natin dito? Yung ito yung account doon sa nasa Gadara, yung tao doon na sabi ba ng unclean spirit.
meron siyang unclean spirit. Mark chapter 5 verses 1 and 2. Meron ha, unclean spirit. And then, pangalawang papansin sa kanya ay dwelling among the tombs. Nananahan siya sa maraming mga libingan. O hindi lang isa, palipat-lipat siya. Not in any house. Ayan. Ito yung gala. Kaya maraming mga kabataan ngayon, gala. Ang kagandahan nun, nakikitulog sa bahay ng may bahay. Pero, meron din naman mga tao na pariwara kung saan-saan ho natutulog. Ito ho, dwelling among the tombs, not in any house. Ang isa pang mapapansin sa kanya, okay, yung wala ho siyang damit. Wala ho siyang damit. Yan yung ating makikita, ha? Wala ho siyang damit. Kung papansinin ninyo, ha? Wear no clothes ayon sa Luke 8:27. Yung dwelling among the tombs, not in any house, magigita yan sa Mark chapter 5, alright, verse 3, Luke chapter 8, verse 27. Ano pa ho ang magigita natin sa tao na ito, na ganyan po yung kanya pong life. At papansin din po ninyo, siya rin po ay may tinatawag po nating, particularly chapter 8 ng Luke, meron ho siyang cutting. Meron ho siya talagang nanunugat, nagsusugat ng kanyang sarili, no po? So ayan, yung mapapansin natin dyan, na siya po ay nanunugat ng kanyang sarili, no? Yan ang mapapansin natin dyan sa tao na yan, okay? Cutting himself according to Mark chapter 5, verse 5. So may cutting. Enchantment. Arts. Di niya alam yun. Pero, as I said a while ago, ang unclean or evil spirits, alright, sila po yung nagdidikta sa ganyang bagay. Ganyan. Pag maganyang situation. So, with unclean spirits, dwelling among the tombs, not in any house, may cuttings, alright, yan po yung ating makita. Always night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, cutting himself with stones. Yan. Kinakat niya. At hubad po siya naked according to Luke 8:27. Naked. Alright. So, tumingin kayo sa inyong paligid. Bakit bigla yung mga nanay, mga conservative na mga nanay noon, morally trained talaga sila, good manners and right conduct, napakaselan po ng mga matatanda doon, ayaw ho nila na nadi-display yung hita ng anak nila o yung part ng katawan nila, talagang kinukurot po yun. Yan ang napakaganda po na panahon noon. Ano? Ngayon, unti-unti na ngayon, ay nawawala, nababawasan, parang nakakat, nabawas na. Nauso pa nung high school namin yung miniskirt above the knee. So, maraming mga ganun po, no? Iba-ibang klase mga style na ngayon, arts, ng mga pananamit ng mga kababaihan. Pati ng mga lalaki. Alright? Mga pananamit ng mga kababaihan, talagang in-expose na nila yung body nila. Alright, so kayo na po ang humatol dyan. Ito yung description nung tao na kasalukuyang sinasapian ng unclean spirits. Alright? Sa Proverbs 13 verse 13, na may kinalaman doon sa naging attitude ni Saul, and then attitude ng mga tao hinggil po sa salita ng Diyos kung ano sinasabi ng Panginoon sa Proverbs 13. So nilatag, binigyan na ng Panginoon ng salita niya, hindi ho siya nagkulang during that time. Kaya may mga propeta pinasasabi yung ayaw niya at yung gusto niya. Sinusubaybayan sila talaga. Walang masasabi po ang tao na hindi po nagpaalala ang Diyos, na hindi po nag-utos ang Diyos. Alright? Wala. Meron po nakasubaybay. And then, tayo po blessed sa panahon natin ngayon. We have already the complete revelation of God para ho malaman natin ang takbo ng panahon. And as we read the verses in the Bible, nabibistuma. Kaya pala. Alright? Anong sabi ng Proverbs 13 verse 13?
You remember yung sinasabi ng Genesis 13 verse 13? Yun ang unang banggit ng sinners in the Bible. Genesis 13 verse 13. Ano po yun? Yun ang kasalanan po ng Sodomites. Sodom at Gomorrah. O, alam na ninyo yan, ha? Doon po unang binanggit ang salitang sin. Sinner. Sinner. Kaya kapansin-pansin pala, makikita mo 1 Timothy chapter 1 verse 15. Alright, Christ Jesus came into the world to save sinners. Eh, hindi lang naman po sila yung sinner. Marami iba-iba mang klaseng Greek. Sabi po ng verse 13, ng Proverbs 13:13, kaya mahirap ito, ha? Mahirap kalabanin po ito. Pero mayroong magaganda naman bahagi. Whoso despiseth the word shall be destroyed. Shall be destroyed. Very clear. Ano nangyari kay Paul? Ano kay Saul? Haring Saul? Alright, dinispise niya yung sinabi ng Diyos, yung nabilin. Gera po kasi ito, eh. Maselan. No, maselan. Pero dinispise niya. Di mo niya binigyan ang importansya. So, anong nangyari? Dininounce. Pababa na po yung trend ng kanyang life hanggang destroyed. Pinatay. But he that feareth the commandments shall be rewarded. So, aling karitong gusto mo? Despise mo yung salita ng Diyos and you shall be destroyed. Hintayin mo. Kasi you are being victimized by the thief, the devil. Pinakikialaman niya yung tao nila lang ng Diyos. Alright? Yung mga tao na very special sa Diyos, ninanakawan niya ng oras, ninanakawan niya yung attention sa Diyos, and then pinapatay na yung interest ng tao, no, para sa Diyos, panahon niya para sa Diyos, panahon niya para makinig, matuto sa salita ng Diyos, and then eventually destroyed na po yun, destruction na yun. So ang nagdi-despise, di mo nirerespeto, hindi mo binibigyan ng halaga, minamaliit mo, shall be destroyed. But he that feareth the commandments, ang may takot sa salita ng Diyos, shall be rewarded. Alright, pansinin ho natin dito ngayon, yung letter B. Ito, nung mabago itong sinaniba ng unclean spirit, ito na yung makikita sa kanya. Na dapat, i-compare mo ngayon ang iyong sarili, na sinasabi mo, nakilala mo ng Panginoon, tinanggap mo na. Kristiyano ka na, anak ng Diyos. Belong to His family. Papunta ka na ng langit. Registered na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Alright, ito yung nangyari sa tao na ito na may unclean spirit, sinaniban, pinalayas ng Panginoon. Alright, nung hindi pa lumayas ang unclean spirit, wala siya talaga, hindi siya mapakali, gala, kung saan natutulog, at saka yung buhay niya marumi, naked, di maayos. And then kinakatpan niya yung kanyang sarili. O, titignan ninyo. Kaya baka mayroon nagbabalak dyan, pakakat mo naman yung tenga mo, pasishape mo. Alright, so, yeah, kinokosyon ka, winawarnayan ka ng salita ng Diyos. Nung naganap yun, ano ang makikita natin sa Biblia? Na apat na bagay. Sa Luke 8:35, nagsimula siyang umupo, sitting at the feet of Jesus. So, interesado na siya. Nakikinig, yun ang tendensya talaga. Pag ikaw ay binago na ng Panginoon, may bago ka ng spirit, wala na yung unclean spirit, alright? Kasi dati ay by nature, tayo po yung mga children of the devil, ngayon ay children of God, by faith, Galatians 3:26. So, sitting at the feet of Jesus na, makikita. And then, pangalawa ay cloth na, may damit na, cover na. Dati naked, alright? Dati walang panahon sa Panginoon. So, makikita natin dito, pangatlo, in his right mind. Mark 5, basta-basahin mo ninyo doon sa Mark chapter 5 and chapter 8 ng Luke. Nasa tama na po siyang kaisipan. Nasa tama na ang kaisipan niya. Dati, wala, gala, magulo. And then, inutusan siya ng Panginoon sa Mark chapter 5, 19 to 20, Luke 8, 39, he was commanded by the Lord, nag-obey siya, testified pa. So, three things na kita natin dito. Inutusan siya ng Diyos after na lumayas yung maruming espiritu, natutong makinig sa salita ng Diyos, alright, may suot na ng damit, nakakover na, and then nasa matamang pag-iisip,
Inutusan siya ng Panginoon, umuwi ka, kanya, ganyan sa lugar mo. Then he obeyed, and then testified. Ayan po yung makikita. Psalm 19, verse 7 to 11. Patapos na po tayo, ito na. Dalawa na lang po. Psalm 19, verse 7 to 11. Right, sulat lang ninyo, basahin ninyo yan, makikita ninyo. Ano nagagawa ng salita ng Diyos? Psalm 19, verse 7 to 11, ito po yung iba-iba niyang tinatawag nating tawag sa salita, description sa salita ng Diyos. The law of the Lord in verse 7 is perfect. Anong ginagawa? Converting the soul. And then, ano pang tawag sa salita ng Diyos? The testimony of the Lord is sure. Talaga sure gagawin, mangyayari, sinabi niya mangyayari. Alright? It's sure. Making wise the simple. Hindi ka naman super educated, hindi naman mataas ang antas ng yung natapos sa pag-aaral, pero gagawin kang wise ng Diyos. Verse 8, the statutes of the Lord are right. Tama yan, walang mali. Rejoicing the heart. So, pinasasaya niya yung puso. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Nililiwanag yung mata mo. Hindi yun po yung physical, ha? Kundi yung magigita mo, yung inward eyes. And then, verse 9, the fear of the Lord is clean. Malinis to. Tama nga naman. Pagsalita, pag ikaw may takot sa Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, beginning of knowledge, beginning of understanding. Malinis yan. Lumilinis yung dati maruming isip mo, maruming ang balak, no? Gaya ni Balak, kay Balaam, yung ganun. Are they than gold? Yeah, than much fine gold. Enduring forever, the judgments of the Lord are true. Katulad ng Diyos, pag sinabi niya ito, mali. Pag sinabi ito, ito yung totoo, tama. So, katulad ng Diyos yun, totoo yan. Righteous altogether. More to be desired, in general, ano ang sinasabi ng Biblia? More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. O magiging sweet pa yan, sweeter pa yan kisa sa honey mo. Huh? And the honeycomb. Verse 11, moreover, buy them, in verse 11, Psalm 19, is thy servant warned. Winawarningan ka kung ikaw ay nagpapakilalang lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. Winawarningan po tayo ng salita ng Diyos. And in keeping them, pag ito ay pinamumuhay natin, sinusunod natin, there is a great reward. So kapareho po ng Proverbs 13:13 yung last part noon. Now, puntahan po natin yung last part, yung 19. Sa 19. Para magitawin ninyo, ano ba itong 19 na ito, Pastor? So ito, simple lang po yan. 19, yan po yung Revelation 19. Sa ngayon, nakikita po natin situation, nananagumpay ang coronavirus. Alright? Siya po yung nananagumpay kasi yung bunga ng mga nagaganap na ganon, yung po yung nanaig sa buong mundo sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon, hanggang ngayon, palala ng palala. Hindi po paganda at pabuti ang mundo. Kahit na po after ng mga World War Wars, binuo nila, inorganize ang United Nations, wala rin naman. Lalong gumulo. Lalong liberal-minded ang mga tao na kung anong iniisip nila, kahit na ho hindi sinasangayon ng Biblia, kung ito raw ay makakabuti, gagawin. Yun ang iniisip nila. So, sabi ng Panginoon in Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways. All we have to do, kung tao ka, at lalo na kung Kristiyano ka, kung anong sinasabi niya, yun ang mind na dapat meron ka. Kung ano ang heart na damdamin, hindi ho siya mayabang, pero siya ho yung pinakamata sa lahat, makapangyarihan sa lahat, at nagpakita ng kababaan sa cross. Kaya nga, yan po yung minumulat, itinuturo yung pong meekness and lowliness in heart in Matthew 11:29. Come, sabi po ng Panginoon, learn of me, for I am meek and lowly in heart. Bakit ang tanong? Ang daming yumabang sa ministry. Ang daming yumabang sa political aspect ng buhay ng tao. Ang daming yumabang dahil lang sila ay gumanda ang kabuhayan. Ayaw po ng Diyos yun.
hindi natuto kay Kristo. So sa Revelation 19, ito na po yung appearance ng Panginoon, didigmain niyang lahat ang mga makapangyarihan na mga tao sa mundo. Whoever they are, mga pamunuan na kung saan ang pinairal ay salungat sa sinasabi ng Diyos. Mga tao na talagang binaliwala ang nakasulat sa Biblia. Binawal po talaga. Sa isang bagay po na ito ay kalungkot-lungkot, napakalungkot na bagay nito na dapat po nating ito ay isa-isip. Ano po? Alam ba ninyo, no? Bago ko, yung 19, pwede na po ninyong basahin yun sa 19. At pero meron akong dalawang talata bago ako magwakas dito sa punto na ito. Yung Isaiah, bakit meron pong batas? Yung tinatawag na Constitution. Isaiah 33 verse 22, madali kong tandaan, no? 33:22. Isaiah chapter 33 verse 22. Ito po yung mababasa natin sa Isaiah chapter 33 verse 22. Ano bang nakalagay diyan, Pastor? Oh, sa Isaiah 33, makikita mo. Dapat ganito po ang pagkilala ng mga bansa, nations, 33 verse 22. Right. Sabi po ng chapter 33 verse 22, dapat ito yung acknowledge. Ito yung pagbasihan ng lahat ng mga namumuno sa bansa bilang pangunay na constitution, and then yung mga lumilikha ng batas, dapat isaalang-alang ang verse 22 ng Isaiah 33, dahil po yan ang pinagbasihan ng constitution ng United States of America. Pero anong nangyari po, naging liberal-minded ang mga sumunod na mga nanungkulan, ay po nagkawindang-windang na rin ang kalagayan po ng Amerika at maging ng ibang bansa. Dahil po, pinipreserve United States of America, binibless pa rin kahit paano ang United States of America dahil sa dalawang bagay. Alin yun? Yung kanya pong ibig sabihin yung pagpanigo niya sa takbo ng buhay ng Israel. One. Kasi, I will bless them that bless thee. Number two, dahil siya po ang ginamit ng Diyos na bansa na magpadala ng mga missionaries all over the world. Yan po yan. So, kahit paano pinipreserve sila, inililipap ng Diyos. Okay? Pero po, once na pumasok, pinasukan na sila ng iba't ibang klaseng kaisipan, alright, mga liberal-minded na mga namuno, na-influence sila, naka-influence sila ng maraming tao. Ito ang sinasabi ng Isaiah 33:22. For the Lord is our judge. Dapat ganun. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. Dapat ganyan. Kung gusto mo, ikaw na tatay, ikaw na mga pinuno sa iba't ibang localities sa bansa, eh dapat palagi mong ituring na ang Diyos siya yung hukom mo, hatol. Siya yung kakaharapin mo eh. Siya yung nagbigay ng batas na dapat kung ano ang batas nilagay sa banal na kasulatan, diyan ka humango na mga ilalatag o gagawin mong mga panuntunan sa buhay ng iyong sinasakupan. Kaya blessed po tayong mga Kristiyano sapagkat we have the book of the Lord. Kinakailan ito yung pairal, wag ho tayong aadapt-adapt ng kung ano-ano. Ito po yun. And then, mapapansin mo, ito may promise ang Panginoon. Kung titignan natin, dito sa Matthew 24, meron ho siya. And then, madali lang itong 19 ito sa Revelation 19 lang, ano? Sa 24 ng Matthew, noong pa ho, sinabi na ng Panginoon, ganito ang gagawin niya. Ganito. Matthew 24. Alright. Ito po yun. Makikita natin sa Matthew 24. Sa verse. Nahanap ko po yung talata. Sa chapter 24 ng Matthew. Na kung saan ang promise ng Panginoon ay tinatawag po nating pagpapagaling. Yan. Promise ng Panginoon yun. Kung saan makikita natin dito, alright, so we have that.
yung sabi ng Panginoon na I will gagawin po niya lahat yung mga disease yan na kanya pong iyan ay pagagalingin lahat. Promise po niya yun. Promise po ng Diyos yun. So kung titignan po natin sa Biblia, noong pa ho ay ginawa na ng Panginoon, somewhere out there, naalala ko lang po, no? Naalala ko lang po yung point na yun, na darating ang Panginoon at siya po ay nagsabi na talagang ang mga diseases na yun, wala ay talagang tatapusin. Okay, so, kung 20, okay, right. Hindi na bali. So, naalala ko lang po ito, no? Kung papansinin po natin yung 23 and 24, yan ang Matthew 4. Matthew 4 po tayo, hindi 24. Matthew 4, 23 to 24, ito po yung binitawan na salita ng Diyos. And then, makikita na lang po natin yung Revelation 19, ito na po yung pagdating ng Panginoon to destroy yung lahat ng mga nagmataas, pamunuan, mga kings, etc. Lahat po, kung ano may nag-exist doon na nagsira sa tao, nag-damage sa tao, ito na po yung warrior. Makikipagdigma na po siya. At sure po ang kanyang panalo. Sure po ang kanyang panalo. Ano sabi ng Matthew chapter 4? Ito yung kanyang binigyang diin during his earthly ministry. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Pag gospel of the kingdom, ito po yung political aspect nung kingdom na itatayo ng Panginoon dito sa lupa, visible yan, political, nakikita. Yung spiritual aspect, ang tawag po doon ay kingdom of God. Spiritual aspect po yun. Sabi niya po niya, preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Asin po natin, ha? Pinakita na po ng Panginoon kung paano niya supilin, right, ang lahat ng mga bagay na yan na sumira sa buhay ng tao. So sana po pag-isipan po natin dito. Kaya ito ay magkakaroon na ng kaganapan sa Revelation 19. Sa Revelation 19, magkakaroon na po ng kaganapan sa Revelation 19 ang bagay na ito kasi gigirahin na po niya. And then it happened, alright, verse 19, and I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. Yan po yan. Talagang digmaan po rito kasi ito, pababa na Panginoon dito, talagang gera na po ito. Ito yung Battle of Armageddon. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that he had received the mark of the beast, them that worship his image. Pansinin ninyo, yung marking, tapos yung worshiping ng mga images. These both were cast alive into the lake of fire burning with brimstones, and the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. You remember Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya napakalaga po ng salita. Sana po sa ating mga Kristiyano, bigyan mo ng importansya ang salita ng Diyos. Pag nagkaroon po ng pagtitipon, bigyan mo ng importansya. Makitipon ka. Sapagkat napakahalaga ng ipaaabot na aral ng Diyos sa ating miyembro ng kanyang pamilya. Yan po yung paalala. Kaya ito po ang dapat po nating isipin ngayon. Acts 17:30-31, ito po yung kanyang ninanais mangyari. Habang hindi pa dumarating yan, habang tayo nakaranas ng ganito, ito nang simple lang kahilingan niya. Pag nagawa ito, aayos ang kalagay, pipreserve ka ng Panginoon. And the times of this ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Repent, repent, repent. Magsisi na po ng kasalanan, magbago ka na. Kung ano yung dating ginagawa mo na nagpuno ng galit ng Diyos, para hindi po sana maranasan ito ng bundaigdig,
Damay po tayo, mga mananampalataya. Alright, ito ay negative ang impact, pero sa ating parte na nagkaroon tayo ng ganito, talakayan, live streaming, alright, bonding ng family, more time to spend, alright, with reading the Bible, praying together, something like that, ano, ay napakalaga po. Iyan marahil ay paraan ng Diyos para ma-revive ang mga Kristiyano, para when back to normal, kung hindi pa po babalik ang Panginoon, back to normal, ito na po, huwag ka nang maglaro, huwag ka nang, huwag mo nang, ibig sabihin, baliwalain yung kalooban ng Diyos, why He saved you. Very clear yung Ephesians 2:10. Right? Created in Christ unto all good works. Yan po yun. Ano yung good works? Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Bringing the gospel, preaching the gospel, sharing the gospel, good news of salvation. Very clear. Bakit daw? Sa verse 31. Bakit ang command niya, all men everywhere to repent. Everywhere. Ito na po, everywhere. Ito ngayon, at least limited lang po ang naabutan ng live stream, pero praise the Lord. Meron tayong listeners sa Texas, USA. Meron tayong listeners sa Australia. May sa Qatar. So, kahit paano po ay ang salita ng Diyos. Alright, kung ito po ay sinishare ninyo, yung page po, na yung Magnified Bible Truth Baptist Church, kahit paano po ay meron mga mahal sa buhay kakilala na mabigyan nilang time, kahit na po yan na i-delayed yung kanilang panonood, nakakatulong po. Alright, in the times of the ignorance, when God willing can add, but now, commanded all men everywhere to repent, because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. That is the assurance ng lahat ng Kristiyano. Kung sa buhay man ito, alright, dumating ang kamatayang physical, niloob ng Panginoon, huwag kang mag-alala, bubuhayin ka naman maguli. Pero pag ang tao po, either yung mahal mo sa buhay, kaibigan, kakilala, co-worker, kaklase, ay hindi paligtas, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Utos ng Diyos, nautos sa lahat ng tao, sa iba, sa lahat ng dako, to repent. Bakit? Kasi darating ang Panginoon, He will judge the world in righteousness. Ito na po, Revelation 19. Isang uri ng paghatol ng Panginoon. Lahat po ng nagmataas, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, na gaya ni Nebuchadnezzar na tinawag na may servant, inabuso. Alright? Binasura ang kanyang salita, ibang batas ang mga kanilang pinagagawa. Kayo, umi-observe kayo sa mga batas na ginawa. Salungat laban sa kalooban ng Diyos. Laban sa salita ng Panginoon. Dapat po ang i-claim mo, kung individual ka man, kung bansa ka man, dapat siya yung maging judge mo, siya yung law giver. Alright? Very clear po yun. Very clear. So and then, 1 Corinthians 15:57 and 58, this is the victory. Kapatid, meron na tayong victory. Darating ang ating Savior, the Lord, Revelation 19. Nakipagdigma sa verse 19 sa lahat ng mga pamunuan, mga sikat, right, makapangyarihan during that time. Hanggang ngayon, na lahat ng mga yan. 1 Corinthians 15:57 to 58, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. I repeat that. Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. You still have the opportunity to do that. Always claim ang victory mo ay through our Lord Jesus Christ. Kaya ka umabot sa ganyan dahil po sa biyaya ng Panginoon. Pamamagitan ng Panginoon, ahaba pa ang buhay mo, malalampasan natin ang sitwasyon na ganito, critical situation, still, lahat po yan ay ang honor, ang glory bigay sa Panginoon dahil po sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. One day, Revelation 19, darating siya, yung pamunuan ng buong mundo ay kanya pong wawasakin para ma-establish po ang millennial kingdom. Pag-ahari na ng Panginoon, mailalagay sa kontrol niya ang buong mundo na dito na mag-enjoy, lahat ng naniwala, lahat ng tumanggap sa kanya, dito na yung time, mag-enjoy ka with, right, the Lord, personally makikita mo talaga. Yan po yung masarap.
looking forward for that. Sana, mga kapatid, kahit paano ay nakaragdag sa iyo, nagliwanag ang mga issue pinag-usapan natin dito. Merong na COVID-19. So now, right, alam mo na yung acronym representation nito with spiritual application ng COVID-19. Hari naman ay meron tayong pagbabago ng isip, pasya, direksyon, plano sa buhay natin, attitude. Timplehin mo ang life mo before na nagkaroon itong COVID-19, coronavirus na ito. Ayun po ang naganap. So may message ang Panginoon. May message ang Panginoon. I repeat, that is God's message. Para makuha yung attention ng tao, specifically lahat tayo mga Kristiyano, na maaaril in the past, nagpabaya tayo. Naging malamig ang ating pakikitungo. Binabaliwala yung pagtitipon ng kanyang pamilya. Kasi yun ang fellowship niya. Doon niya i-reveal yung secret. Things na hindi mo pa natutunan, nalaman at narinig, sasabihin niya kung nandun ka. Absent ka, hindi mo alam ang nangyari. Kaya papasok ka ng another day ng life mo, another week ng life mo, wala kang idea kung paano mo kakaharapin ang magandang situation. Bakit? Yung reveal secret ng Panginoon, how to do it, how to live, ay namis mo. Ganyan po kahalaga ang pagtitipon. Nagdaramdam ang Panginoon sa sino mang Kristiyanong ayaw makitipon. Alright? Makitipon, mamimili pa ng schedule yung gusto. Huwag mong gawin yun. Huwag natin gawin. Yan, kailangan palagi yung priority yan sa ating mind and heart. Kailangan every time kung ano man struggle mo, humingi ka, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan at talino para pagpasyahan ko po at gawin yung kalooban mo. Pwede mong ilapit sa Diyos ngayon. May bigay natin ng kapurihan pa sa salamat sa Kanya, buhay pa tayo. Meron pa tayong malayang pagkakataon to talk about Him, to talk about His Word, to talk about His will, to talk about His work, to talk about His ways. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po. Dinailaan mong oras, mga salita mo. Marahil sa iba, mahaba. Pero wala pong mahaba. Basta sa iyo, Panginoon, kasi ho kami ay related na sa iyo. God, from everlasting to everlasting, normal lang po sa aming buhay na mapag-usapan ang mga bagay na kalooban mo para sa amin. Di po kami titingin kung gaano kahaba o kung gaano kaikli ang oras na ilalaan mo para pag-usapan ang tungkol sa iyo, pag-usapan ang iyong kalooban, ipaunawa ano ba itong nangyayari, meron ka bang mga salita mo na pwede malaman namin why it happens. So Lord, salamat po na ipaunawa mo sa amin ang nangyayari noon pa, mga bagay na talagang ayaw mo, naka-record sa Biblia, at higit sa lahat, iyong pagkakataon present, buhay pa kami, na anong dapat kami gawin. Ano ang gagawin mo sa inaharap? So, naka-record sa iyong aklat. If we have enough time, spend enough time sa mga salita mo, ang Kristiyano po walang dahilan para maging malamig sa pagkikitungo sa iyo, para maging disobedient, para magiging rejector sa mga bagay na minumulat mo na dapat hanggat may pagkakataong gawin nito, gawin na. Redeeming the time because the days are evil. Tulungan mo po kami makabawi, Panginoon. Linisin mo ang aming mga thought, linisin mo ang aming mga puso. Patawad po sa mga bagay na hindi namin nagawa para magdulot naman sa iyo ng kapurihan, kasiyahan, kagalakan sa iyong puso. And then, masabi namin, kahit paano, we deserve this blessing. Huwag mong hayaan, Lord, ang pagmamataas. Huwag mong hayaan ang pagyayabang. Huwag mong hayaan, Panginoon, ang aming sarili umiral, kundi ang iyo ang umiral. Tulungan mo po ang aming mga pamunuan, Lord. Anong bagay na gawa nila na hindi tama, patawarin mo sila. Makilala ka nawa nila. Maunawaan ka nila kasi kalooban mo po sa mga Kristiyano ay pag-pray namin sila. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. Kasi acceptable sa iyo yun. Kasi nais mo lahat maligtas. Kung alaw kaming ganong attitude, sinisimulan sa prayer, at makikita ng Panginoon ang puso namin, makikita mo, O Lord, ang puso namin, concern kami sa mga pamunuan na yun namang nilagay, kahit paano. Pansamantala sa kalagayan yan.
At ang dalangin namin, gusto mo ipanalangin namin sila para kahit paano, Lord, ay magkaroon ng puwang sayo sa kanila ang iyong salita. Pamagitan ng mobilization effort ng lahat ng iyong mga anak na maaring nakadikit, naka-close sa mga namumunong ito. Kami, kung anong opportunity namin, kung saan kami makaabot, saan mo kami dalhin, Lord, just help us to be obedient and submissive unto thy will. Please, Lord, thank you sa biyaya mo at kahabagan. Salamat sa mga kapatid. Karamay ko po sa gawain mo rito, Panginoon. Mangkamanggagawa sa iba't ibang lugar. Sa iyong mga anak, Panginoon, sana po, once na po talagang totoo yung kanilang claim na ikaw po ay kanilang Panginoon, na ikaw tagapagligtas, ay sana may pamuhay na ito. May pamuhay na ito, may pakita upang kahit paano nakapagdudulot kami sa iyo kaluwalhatian sa ganong paraan. Thank you so much sa opportunity to preach your word. Thank you so much sa iyong sa opportunity yung pinagkalob mo to be heard ang iyong salita ng bawat isa na nanood at nakarinig. Gabayin mo po kami sa mga darating na oras. Please give us more. Lord, kung totoo pinloloobin mo, ay mag-back to normal kami. Nang sa ganun, Lord, ay mga bagay na nakaligtaan naman din nagawa ay magagawa na namin sa idadagdag mong opportunity. Thank you, thank you. Thank you po sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kapatid na ginagamit mo para itong ministry na ganito ay maging available at ito ay maging kapakinabang sa paraan na makilala ka ng tao, ang salita mo maunawaan at ito ay may pamuhay. In Christ's name we pray and all the people say, Amen. Maraming salamat po. God bless you. Good night.